ako po ay nagagalak na maging kabahagi ng ating online prayer meeting. Kamusta po kayo sa inyong mga tahanan? Kamusta po kayo sa panahon natin ngayon ng panahon ng pandemic? Kayo po ba ay kabilang na sa naging miyembro ng sumikat na TikTok? O kayo po ay isa na sa mga naging online seller? Or kayo po ba ay isa na rin sa mga naging abala sa pagtatanim sa tahanan? O kagaya ko at kagaya ng ilan na naging abala sa pagluluto, sa pagbe-bake? At kulang na nga lang ay magtayo ng sarili niyang bake shop, ng bakery, or ng isang maliit na restaurant kasi ang dami na nating nasubukang iluto. Kamusta po ang inyong buhay, Kristiyano, at kamusta rin po ang inyong buhay panalangin? So sa mga nakaraang buwan po ng year 2020, talaga namang sobrang dami nating pinagdaanan. September na po ngayon, halos 9 months na. 9 months na ang nakalipas. At talaga namang sobrang dami nating pinagdaanan na talagang halos lahat ay bago sa atin. So sabi nga po sa mga salitang ito, it is a good thing to pray whatever your circumstances may be. So nakabubuti daw po na tayo ay manalangin anuman ang ating kalagayan. So according po to public opinion polls, sabi po ang prayer is very important to people. Sa isang survey na ginawa sa isang organisasyon sa Amerika, sinasabing 90% daw po ng tao ay nananalangin at 86% naman po ang naniniwala sa Diyos. Isn't it interesting na mas marami ang nagdarasal kaysa sa nakiklaim na sila ay may paniniwala sa Diyos? So 83% po ay pumapabor ng panalangin during graduation exercises at 70% naman po ang pumapabor ng Christian prayers na gawin sa school. So, Jesus had a great deal to say about prayer din po. Habang ang mga alagad ay nagmamasid sa ginagawa ni Jesus, sabi nila, Lord, teach us how to pray. Hindi po nila sinabi na, Lord, turuan mo kami kung paano maghimala, or turuan mo kami kung paano magturo, or turuan mo kami kung paano namin mamahalin ang aming kapwa. Ang sabi nila, Lord, teach us how to pray. The one thing about Jesus' life that was so fascinating that they wanted to imitate him was his prayer life. So, ang buhay panalangin po ng ating Panginoong Jesus ang naistularan ng mga alagad. So, sa Lucas 18:1-8, Jesus shared a parable about prayer. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Ito po ang teksto na pagbabatayan natin ngayon sa gabing ito. Sa unang talata pa lamang po ay ibinigay na ang kahulugan at interpretasyon kung anong kahulugan ng talinghaga. So habang ibinabahagi ko po sa inyo ang nilalaman ng tekstong ito, verse by verse po natin siyang sasabihin. So nagsimula nga daw po yung kwento na ito sa isang babaeng balo na parang meron siyang kalaban. Parang merong gustong samantalahin ang kanyang kahinaan. Marahil may isang tao na sumusubok na lokohin siya sa pera or maaaring sa lupain na iniwan sa kanya ng kanyang asawa. Sa Bible po, laganap na ito na dahil sa kababaihan, kakunti lamang yung karapatan nila sa batas. So sa parable po ni Jesus, hindi lamang yung pagiging isang babae ang naging sagabal sa kanya, kundi naharap din siya sa isang kasuklam-kasuklam or kakilakilabot na hukom. Sabi nga po sa verse 2, ang judge ay walang takot sa Diyos at hindi niya iginagalang ang tao. Siguro ma, yung judge na to, yun yung isang judge na kilalang kilala sa kanilang lugar na tumatanggap ng suhol. So dahil wala namang pera ang babaeng balo, hindi niya kayang suhulan ng judge. Kaya ang ginagawa niya, paulit-ulit na lang siyang bumabalik sa judge. Pwedeng sa bahay, hinihintay siya sa bahay. Hinihintay niya talaga yung judge na dumating sa bahay para kulitin. Hindi lang sa hukuman, hindi lang sa office, hindi lang sa opisina ng judge. Pati sa bahay, sa bakuran ng judge, hinihintay niya talaga na matapos ang judge para lang kulitin siya. Verse 4, sa mahabang panahon, laging umaayaw yung judge. Laging dismiss, laging no, hindi pwede. Hindi mangyari, hindi kita kayang ipaghiganti. Pero dahil paulit-ulit na bumabalik yung babaeng balo and she constantly begging for the judge for justice, siguro every time na makikita ng judge yung babaeng balo, eto na naman, kukulitin na naman ako nito. Naiisip niya na, kailan kaya ako tatantanan ng babaeng ito?
So in verse 5, inamin niya na talaga namang inabala at paulit-ulit siya na kinulit ng babaeng balo. The judge was upset at she is constantly coming and begging for justice. At ang walang tigil na pagpunta at pagmamakaawa ay nagbunga ng magandang resulta. So makikita po natin sa verse 5 na talagang inamin na talaga ng judge. Sabi niya, ngunit ipaghihiganti ko ang babaeng ito. Kung hindi, papagurin niya ako sa kanyang patuloy na pagparito. So this constant begging and nagging finally paid off. He ruled in her favor. Sa parable po na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong importanteng principles about prayer. Ang number one po ay overcome worry with prayer. Sa ating pong teksto, yung babaeng balo, hindi lang siya naupo. Hindi lang siya naupo sa bahay niya, hindi siya yung ganyan, lagi siyang... Diba pag nag-iisip tayo, lagi nating hinahawakan yung kamay natin, iniisip natin ano ba magandang gawin. Minsan sa TV nakikita natin yung pabalik-balik, palakad-lakad kasi nag-iisip siya, hindi niya alam kung anong gagawin. So minsan dumarating sa atin yung mga point na ganun. Pero dun sa babaeng balo, hindi po siya nagmukmok sa bahay, kundi ang ginawa niya is she got up and approached the only person who could help her, and that's the judge. So in verse 1, Jesus told his disciples as a parable to show them that they should always pray and not give up. Kinakailangan daw po na manalangin at huwag manghina. Ang salitang give up sa Greek ay enkankao, na ang literal na kahulugan ay be filled with bad thoughts. Ito raw po ay mapuno ng masamang pag-iisip. So kung mag-give up ka, yun daw po ay napupuno ng masamang pag-iisip. Ang worriness daw po o ang pagkabahala or ang pag-aalala ay parang isang patak ng tubig. So kung yung tubig na yun, isang patak ng tubig sa isipan mo, para daw po itong isang patak ng alinlangan na gumagapang sa isip. Kung hindi mo ito mapipigilan, madali itong isang maging batis ng takot na lumilikha ng isang lawa na parang magiging paranoid ka na kasi umaapaw na yung isang pagkabalisa eh. Parang ano na siya, isang agos ng tubig na talaga namang napakalakas, napakatindi. So bago mo daw po malaman yon, para na itong baha ng pag-aalala na nakaukit ng isang malaking pagkabalisa sa iyong isip. So yung worry daw po ay isang pananalig sa mga negatibong bagay, paniniwala ng mga hindi magandang kaisipan na nagdudulot ng pwedeng calamity, na nagdudulot ng pagkabigo. So ang mga negatibo raw po na, in other words, para daw po itong ang pagkabahala raw po ay isang magnet, parang isang magnet na nakakaakit pa ng mga negative thinking, ng mga negative na mga pangyayari. So in other words po, walang mabubuting maidudulot ang pag-aalala. Para raw po kayong isang ang worry daw po ay para kayo nakaupo sa isang rocking chair, nagra-rock. Parang rocking in a rocking chair, it gives you something to do, but you never go anywhere with it. So si Apostol Pablo po, sa mga gawa, kung inyo pong naaalala, nang siya po ay nasa kulungan at maaaring pwede siyang patayin, pwede siyang putulan ng ulo. Pero ang ginawa niya, hindi siya nag-worry, but instead nag-pray siya. At siya pa nga po ay sumulat ng, sa mga Pilipiyan, sabi po niya, Philippians 4:6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalangin may paghiling. At ang kapayapaan mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Jesucristo. So, kung humaharap daw po tayo sa isang challenging na sitwasyon, you have two choices. You can lose heart and let worrisome thoughts control your mind, or you can pray about it. Sabi nga po, you should pray and not worry because the God of the Bible loves you and cares for you. So bakit natin pahirapan? May kasabihan nga po, bakit mo papatayin ang iyong sarili sa kakaisip, sa kakaalala? Gayong mayroon naman tayong Diyos na nagmamahal at handang tumagpo sa anumang ating pangangailangan. Ano nga po ba ang sabi sa Bible? Sabi sa Matthew 7:11, kung kayo nga, bagaman masama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay na nagsisihingi sa kanya? So higit niyang ipagkakaloob ang lahat ng pinakamainam, pinakamabuti sa kanyang mga anak na tumatawag sa kanya. May pagpabago po ba sa kalagayan natin kung tayo ay magmumukmok o mag-aalala? Meron. Papangit tayo, magkakaroon tayo ng wrinkles, tatanda tayo.
Pero kung mananalangin ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, magagawa mong pakilusin ang kamay ng ating Panginoon patungkol sa iyong kalagayan. Second thing po na principles about prayer, pray persistently. Yung manalangin ka na mayroong pagpapatuloy, mayroong pagtsatsaga. Sa ating pong teksto, yung babaeng balo na nagmakaawa at humiling sa judge na bigyan siya ng hustisya, hindi lang siya nagtanong na isang beses at nagsabing, "Judge, ipaalam mo na sa akin kung ano yung magiging desisyon," kundi paulit-ulit niyang binalikan at kinulit ang hukom tungkol sa kanyang petisyon. Have you ever asked God for something and when He didn't answer your prayer immediately, you quit praying? Yung nag-quit ka na lang? Meron po ba kayong prayer na gano'n na may prayer request ka pero parang hindi ka sasagutin ni Lord, isang beses mo lang hiningi, nag-quit ka na? So the most effective prayers in the Bible are those who are prayed persistently. Kagaya po ni Haring David in Psalms 55 verse 16 to 17, sabi niya, "I call to God and the Lord saves me. Evening, morning, and noon, I cry out in distress and He hears my voice." So David wasn't one of those a one-day vitamin prayers. Hindi lamang po siya isang beses nag-pray, kundi he was an all-day prayer. So buong maghapon po siyang nag-pray. Meron pa rin pong isa na sa Old Testament, si Hannah. She was desperately wanted a child. For many years, she prayed and prayed to have a child. Pero parang hindi siya sinasagot ni Lord kahit ilang beses na siyang nagpe-pray. Halos taon na po siya nagpe-pray. Pero hindi niya sinabi sa sarili niya na ito na siguro yung kalooban ng Diyos. Ang ginawa niya, di ba, she kept on praying for years and eventually God gave her a son, the mighty prophet, which is Samuel. Even Jesus prayed persistently on the night before the crucifixion. Di ba po nung nasa garden siya ng Getsemani, yung burden niya, yung bigat ng puso niya, yung tulo ng pawis na parang dugo, di ba po? Sabi niya, "Father, take this cup from me, but not my will, but yours be done." So he prayed it again and again. 3 times po na nagpray siya, and his father heard him and gave him the strength and resolve to face the cross. Ang persistence po, ang pagtsatsaga, ang pagpapatuloy ay isang important factor sa pananalangin. Pinagpapala ng Diyos ang nagpapatuloy, kaya't kung ano man ang iyong kinahaharap ngayon, huwag kang sumuko. So sa buhay natin, ang dami natin pinagdaraanan at pagdaraanan pa. Magpatuloy at maging matyaga po tayo sa pananalangin. Kagaya ng babaeng balo, sa kabila ng matinding pag-ayaw ng hukom, na ipaghiganti siya, siya po ay paulit-ulit na bumangon, nagtyaga at patuloy na hiniling ang kanyang hiling sa hukom. Tandaan mo ito, laging tutugon ang ating Panginoon hindi sa panahon na gusto natin, hindi sa kaparaan ang gusto natin, kundi sa kanyang oras, panahon at kaparaanan. Bakit? Para lalo tayong mamangha ng higit pa sa ating mga ipinanalangin at higit pa sa ating ninanais ang kanyang ibigay sa bawat isa sa atin. Huwag ka lamang sumuko. So let us pray persistently. Number 3 po, never ever doubt, pray positively. In this parable, para po tayo yung mga babaeng balo. Minsan, hindi naman tayo nag-worry kasi patuloy din po tayo na humingi dun sa mga request natin. Pero yung ating Diyos na sinasamba, hindi po siya kagaya nung kakilakilabot na hukom. Hindi natin kailangan siyang pilitin, hindi tayo kailangan pahirapan para sagutin tayo dun sa mga panalangin natin. Yung parable po not only contain comparisons but contrast as well. Ginamit ng ating Panginoong Yesus ang masamang judge, kabaligtaran ng ating mapagmahal na Ama na nasa langit, para ipakita ang malaking pagkakaiba ng judge sa ating Amang nasa langit. Kung yung judge napilitan lamang siya na ipaghiganti yung babaeng balo, ang ating Amang nasa langit ay laging handang tumulong sa bawat pagtawag natin sa Kanya. Hindi dahil makulit tayo, kundi dahil sa Kanyang nag-uumapaw na kahabagan sa atin. You must expect God to answer your prayers. If you doubt that you'll receive an answer, chances are you won't. Sabi nga po sa James 1, di ba sabi, "Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat." Pero may karugtong po yun. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ang hangin kahit saan. God answers prayer, so never ever doubt that. Hindi po sinungaling ang Diyos. Siya po ay maraming promises na nakasulat sa Biblia. He is faithful to us, to all of His promises in your life.
He would even move mountain and earth just to meet your needs today. So bakit mo kailangan pagdudahan ang ating Panginoong Jesus, gayong isa sa mga tawag sa Kanya ay Almighty God, na ang ibig sabihin ng lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng kakayanan ay nasa Kanyang mga kamay.